Tagumpay nating lahat para sa ating mahal na bayan. Mayor Aguidaleros ay narito na. Mayor Aguidaleros, mula sa masa para sa masa. Tagumpay niya, tagumpay nating lahat para sa ating mahal na bayan. Kagawaran ng Interior at Lokal na Pamahalan or DILG kung pasisimplihin natin ano. Ngayon pong umaga ay pwede pang mag-request ng konti. Yun munang mga katutubo ang nasa harap. Kayo ang aming VIP, ang pinaka-importanteng tao sa araw na ito. Para mas marinig natin, mas malapit kami sa inyo, mas maintindihan po namin kung ano yung mga problema sa ating lipunan. Natatakot po kami sa hindi po namin kasanayan. Ako po si Baro Pagirgo, nakatira sa Tanguban. Tanguban po. Nagbaguan kami kasi dati wala sa amin. Maraming mga binibit-bit, baril, kahit ano-ano yung mga bag. Pag kami nakatakbo sa gubatay, talaga nagtakbo kami. Pag malayo na yung iba, nagsigawan pa. Paliwanag ninyo po sa amin sa ngayon. Mula po sa araw na ngayon, hindi na po kami matatakot. Kilala po na namin ang inyong mga kalasi. O wag lang kami tatakotin. Ang kalaman siya. Maganda ang inyong mga paayo at mga paliwanag sa amin. Huwag kami matakot. Kaya ang kinakatakutan namin yung inyong mga tinatanong. Kung mayroon dito sa amin. Sa mga unang panahon, sa mga unang taon, ay may dumadaan talaga. Totoo, hindi namin matatanggi. Pero sa mga ngayon, ay nawawala din. Siguro, nababalitan din na kayo papunta na dito sa amin. Lugar na liblib na kalamansihan. Kaya dapat sana matuloy na kami mapupuntaan ninyo para hindi na nagbabalik yung mga ganong isip. Katakutan namin mga sir, yung mga ganon. Hindi kaundaran. Sa totoo, hindi rin kami makakainin. Hindi rin kami makapanatili. Salamat po. Hanggang doon pa lang po. Kami po ang kaibigan ninyo, no? Normal lang sa amin, parte ng aming trabaho na magsuot ng ganitong uniforme at magdala ng baril. Kasi po, yan po ay ginagamit namin para depensa yung sarili. Pangalawa, hindi po po pwede na wala kaming baril dahil kami po ay maaaring sinasabing lang kaaway. Pero kami po ay kagaya lang din ninyo, sibilyan kami. Pag tinanggal namin ang uniforme, kami lang din po ay kagaya ninyo. Sana huwag kayong matakot sa amin. Kami po ay tumutulong sa inyo. Kami po nakakaramdam ng inyong kalagayan. Kaya nga sabi ni Ma'am Joby, kami yung dahilan kung bakit unang sitio, unang lugar sa Sablayan o sa Occidental Mindoro, nirecommend namin itong kalamansihan. Dahil alam namin ito yung nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno. So, hindi po pwedeng, hindi kami pupunta rito na hindi naka-uniforme kasi ang simbolo ng uniforme namin ay presensya ng gobyerno sa kanayunan o sa laylayan. May kailangan pa po ang kalamansihan at patuloy po at sumisigaw at umiling ang aming pong mga kailangan. Ang mga estudyante po ay minsan galing sa school, mayroon sanang mga ipagbabasa sa kanila, kaya lang hindi makabasa dahil nga walang ilaw po. Ay ang problema po ay gumagamit po sila ng mga moron. Ang abot po sa kanila ay nakakaubo at nakakasurize dahil po sa langap ng usok siguro. Problema po namin sana yun ay
na ipamot sa aming pamahalaan. Tapo. Sana ay bawat bumong ay magkakailaw. Hindi mo binanggit nyo kanina na yung ilaw, pupunta po kayo sa bayan at ang munisipyo ay merong generator yung para po meron namin sa inyo. Dito po kailangan kami ginagawan po ng isang kalsada pupuntang Munding. Sa kadahilanan po ang aming mga purito, mahirapan po kami ang aming pagbaba. Dito po na pumayag din po ang kalamansiyan sa aming pag-usap. Pero ang aming pinag-usapan ng kulturang katutubo, kailangan hindi mawawala. Kailangan din po namin ang tubig sa kaan. Yun lang po. Nakikita ang aming laging pagre-request na bini o bigas, kung kami makatatlohan din, magagaya din ang mga kailupanuan at katagalagan. Ayan tara mga naman namin, ay yun na ang aming pangarap. Sana ay magugulungan at matutugunan ito ang aming kapangarapan. At saka, para yung mga anak namin nag-aral ay malusog din ang katawan, hindi mga payatot. Dahil sa maganda rin, tatlong kain din sa isang araw. Kaya siguro, sa isip lang namin ang mga matatanda ay bagyan ay kami matulungan din ng aming mga pamahalaan. Kasi nagmulat ang mga katutubo sa kanilang kahirapan. Nang mula sa bundok, radala ang kanilang mga balanan papuntang bayan. Ay ngayon nandito na, kami may barangay, kami may sityo. Kaya malaking pasalamat po kami sa aming mga guro at tumutulong sa aming mga anak, sa aming mga pamunuan, sa aming mga matanda, ay kami makapasalamat ang mga kabataan. Nandiyan po ang aking sasabi na sa inyo na kung may sagawain kayo at aming tanggapin. Tayo magkakaisa mula sa araw na ito. Yung recrap diyan sa baba, sa ilog, tambakan sa lupa, yan lang po ang aking kailangan dito sa aming bayan. Salamat po. Ako po ay humihiling din buong kausar na ito na po siya. Humihiling po sana kami na mabigyan sana yung mga kautubo na nagdadrad ng motor ng lisensya. Bisita. Kami pong mga katutubo nakapos po sa maraming bagay. Subalit kami po nakapasalamat dahil kami sa gana sa inyong pagtulong at pagmamahal. Kami po ay manilalam din sa inyo na matagal na namin dinais ang magkaroon ng CR. Sana po maibigan ninyong lahat ang kailanganin para mabuwang aming CR. Pumunta kayo doon at sabihin nyo, sabi ni Mayor, bigyan kayo ng toilet bowl. Ang gusto po sana mangyari at ilapit sa pamahalaan ng gobyerno ay yung bagsakan po ng produkto. Dito po itatawagin po na Tiangian. Dito po ang gusto po mangyari ng Sityo Kalamansian. At siguro hindi lang po kami ang makinabang, lahat po tayo. Tagalog man, mangyan. Kasi namimili po ang Tagalog sa aming mga produkto at isa po itong malaking tulong sa ating komunidad. Ito po. At ang pangalawa po, ang aming nilapit po dito sa Sityo Kalamansian, ang aming multi-purpose hall po. Isa po itong malaking bagay kung ito po yung natugunan ay kung karoon po ng kunting o malaking problema tulad ng bagyo, ay doon po kami kahit po nipon. At isa pa po, ang isang kan pa po ay sabi po ni Sir Rector, doon naman po lahat po ng ensyo ng gobyerno, sana po mabigyan po at matugunan yung sa pangalan ng aming school, elementary. Ano ngayon? Kalimutan ko po. Stage po. Pasensya na po, medyo nakalimutan ko. Yun lang po at maraming salamat po sa ating lahat. Gagawa pa rin tayo ng paraan sa pamamagitan ng national government ay hihilingin natin na magkaroon ng bagsakan center dito. Dahil nakikita namin yung problema. Dahil kapag ka ang mga katutubo ay nagbababa ng kanilang mga produkto, talaga nakikita namin na halos hingin ng mga Tagalog
ang inyong mga produkto. Lahat siya kaya doon sa barangay ng Burgos. Nagkaroon na rin ng magsakang sender doon at tiningipon natin yan sa ating mahal na kongsuman. At ngayon nalaman namin, isa sa problema ninyo na magkaroon ng magsakang sender dito, hihilingin po natin sa ating mahal na kongsuman o sa national government na magkaroon ng magsakang sender dito po sa barangay na San Agustin. Para sa masa, tagumpay niya, tagumpay natin.